Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan ang Lakers versus Warriors preview. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kasado na nga mga kaibigan, ang dalawang team na malamang may pinakamalaking fanbase lalo na sa ating bansa na Pilipinas ay mag-aagawan para sa number 7 seed ng West. Kaya naman silipin natin kung ano ba ang kailangan gawin ng dalawang koponan na ito upang makuha ang panalo. Unahin natin ang kailangan gawin ng Lakers. Unang-una ay attack the paint. Sila ay may Anthony Davis at Andre Drummond sa kanilang starting lineup. Andun nga ang kanilang size advantage sa ilalim. Ang Warriors ay kulang din sa players kaya naman kung aatakihin nila ang ilalim, eventually ay makakatanggap sila ng mga foul. At kapag nalagay nga si Draymond o kaya naman si Kevon Looney sa foul trouble, mas lalong liliit ang lineup ng Warriors at mas bubuka ang depensa sa ilalim. Sunod naman ay pwede din nilang gamitin si LeBron to attract double teams dahil si Draymond nga ay tiyak na tatao kay Davis, habang si Kelly Oubre Jr. naman na best matchup sana kay LeBron ng Warriors ay out pa din dahil sa injury. Kaya naman most likely ay si Andrew Wiggins ang tatao kay LeBron at tiyak ngang hindi kakayanin ni Wiggins ang bigat ng katawan ni LeBron na magiging dahilan ng pag-double team at pagkaka-open naman ng mga shooters ng Lakers. Isa pa ay make Stephen Curry defend dahil alam mo na nga na darating ang opensa ni Curry. Kung hindi mo siya mapipigilan sa opensa, isang bagay na pwede mong gawin ay pagurin siya sa depensa. At paano mo nga ba ito gagawin? Kung sino man ang bantay ni Curry ay padaanin siya sa madaming screen. Hindi nga nito kinakailangan na tumira, ang mahalaga ay bigyan nila ng assignment si Curry upang hindi ito makapag-relax ng bahagya sa depensa. Panghuli at pinaka-importante para sa akin kung gusto ng Lakers manalo sa game na ito ay ang maging handa sila sa malaking third quarter ng Warriors. Kung napapansin nyo nga ay palaging mainit ang Warriors sa third quarter at hindi nga ito coincidence mga kaibigan. At dito nga pumapasok ang galing ng mga coaches. Dahil sa halftime nga ay nagaganap ang usapan tungkol sa mga pagkakamali ng depensa at opensa na magkabilang koponan. At dito na gumagawa ng adjustment ang mga coaches. Kaya naman ang makontrol ng Warriors sa third quarter ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat gawin ng Lakers. Habang tumungo naman tayo sa dapat gawin ng Warriors upang lumakas ang tsansa nila na manalo sa game na ito. Dahil aminin natin kahit sobrang galing ni Curry ngayon, sila pa din ang underdog sa game na ito. Kaya naman kinakailangan nila ng halos near perfect game. Una ay avoid foul trouble, lalong lalo na si Draymond Green dahil siya nga ang susi ng koponan na ito. Kung gusto mo lumabas ang malahalimaw na game ni Stephen Curry, kinakailangan mo si Draymond Green as your main facilitator. Kaya naman kinakailangan nilang mag-ingat sa foul lalo na ang kanilang mga bigs. Sunod naman ay force the Lakers to take the outside shot dahil tulad nga ng sinabi natin kanina ay dehado ang Warriors sa mga bigs ng Lakers. Kaya naman kung hahayaan nila itong atakihin sila, hindi malabo na malalagay sila sa foul trouble. Kaya naman kailangan nilang pwersahin ang Lakers na tumira sa labas. Dahil kung maisa man na kahinaan ng Lakers sa opensa ngayong season, yan nga yung kanilang outside shooting. Ang 3-point sila ay very inconsistent. Kaya naman mas maganda na para sa Warriors na tumira ang Lakers sa 3 points kesa naman mga labaw sila sa ilalim. Sunod naman ay Stephen Curry needs to be Stephen Curry. Kung ano man nga nakikita natin na Stephen Curry ngayong season na gumagawa ng 10 3 points, kailangan niya ngang ilabas ito. Dahil laban sa isang very experienced at talented team ng Lakers, ang good game ay hindi magiging sapat. Kailangan niya magpakita ng great game. At panghuli naman ay ang supporting cast. Kailangan nga ni Curry ng tulong. Kailangan mag-step up ni Andrew Wiggins, Jordan Poole, Kent Bazemore at iba pa. Dahil kapag nagawa nila ito, mabibigyan ng depensa ng Lakers ng ibang players na dapat pagtuunan ng pansin. At kapag nagawa nila yan, mas luluwag ng bahagya ang depensa kay Stephen Curry. So ayun lang naman po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.